malakas na buhos ng ulan nagpabaha sa ilang kabahayan sa Vigan City. Narito ang report. Bunsod ng malakas at walang humpay na pagulan, mabilis na tumaas ang tubig baha sa ilang kabahayan sa Barangay Tamag, Vigan City. Kabilang sa nabaha ang pamilya Pantalyon na halos hindi raw nakatulog dahil nagmistulang batis ang gilid ng kanilang tahanan. Kinakabahan kami, ma'am, lalo yung bahay namin eh. Malapit po talaga sa ano, tapos ang lakas ng agos sa side na namin. Naglagay sila ng sandbag sa may pintuan pero pinasok pa rin ng baha. Sa lakas ng ragasan ang tubig, naglagay na ng mga kahoy dito sa daanan ng tubig upang hindi tuluyang bumigay ang lupa. Kada taon, palaki raw ng palaki ang kanal na ito na siyang nagiging exit ng tubigulan mula sa mga kabahayan at establishmento mula sa highway. Naging pahirapan din umano ang pag-igib ng tubig dahil sa nararanasang baha. Sana po mabigyan po ng ano, ng kanal o kaya daanan ng tubig para man lang maibsan yung tubig na bumababa dito sa amin. Binabaha rin sa Barangay Salindig. Ayon sa CDRRMC, posibleng nabarahan ang ginagawang kanal sa lugar na naging dahilan ng pagbaha. Samantala, ilang pamilya ang inilikas sa Barangay 9 dahil sa pag-apaw ng tubig sa creek. Agad silang binigyan ng pagkain, hygiene kits at sleeping kits. Nag-evacuate kami ng 11 families, bale 44 individuals. Bigla kasing tumaas yung tubig sa creek dahil sa lakas ng ulan. Samantala, possible na muli sa lahat ng motorista ang Suyo Cervantes Road matapos ang nangyaring landslide sa Barangay Urusadan, Suyo. Pinordinate namin kaagad sa DPWH for clearing operation. Open na po, one lane possible na ng mga sasakyan pero ongoing pa rin yung clearing ng DPWH. Ayon sa PAGASA, isang low pressure area ang nagpapaulan. Nakaaapekto rin ang hanging habagat lalo na sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Asahan ang localized thunderstorm dulot ng southwest monsoon sa northern at central Luzon, ilang bahagi ng Calabar Zone at Mimaropa. Asahan ang malalakas na ulan sa hapon hanggang madaling araw na posibleng maranasan hanggang weekend. Dahil meron tayong mga low pressure area, yun po yung isang nagpapalakas dito sa may extreme northern Luzon. Nakaroon tayo ng malakalakang pag-ulan o makulimlim na kalangitan. Payo ng PAGASA, mag-ingat ang mga nasa malapit sa bundok sa mga posibleng pagguho ng lupa at bato. Iwasan rin ang paglalagay malapit sa mga ilog dahil sa pagtaas ng tubig. Walang gale warning, pero mag-ingat lalo na ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.